Dito naman tayo sa ang kahalagahan ng sura Al-Ikhlas. Babanggitin natin ang ilan sa mga kahalagahan ng sura Al-Ikhlas na makikita natin sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, kabilang sa kahalagahan ng sura Al-Ikhlas na ito ay isang katangian ng pinakamawain ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat makikita natin sa hadith na naisalaysay ni Aisha, kalugdan siya ng Allah. Anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam ba'asa rajulan ala sariyatin. Katotohanan ang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ipinadala niya ang isang lalaki sa isang grupo ng hukbo. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fa yakhthimu bi qul huwallahu ahad. At ang lalaking ito ay binabasa niya sa kanyang mga kasama sa kanyang pagsala, kasi siyang naglilid sa sala. Fa yakhthimu bi qul huwallahu ahad. At tinatapos niya sa qul huwallahu ahad, ang suratul ikhlas. Yung pagbasa niya ng mga sura o kay mga talata, binabasa niya sa katapusan ng Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u zakaru dhalika lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. At nang sila ay makabalik, ay binanggit nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tanungin ninyo siya kung bakit niya ginagawa ang isang bagay na ito. Bakit niya ginagawa na every time na magbasa ng sura o mga talata ay binabasa niya itong Qul huwallahu ahad sa last. Fasa'aluhu, at tinanong nila siya. Faqala li'annaha sifatur rahman. At sinabi niya, katotohanan, kaya ko ito binabasa ang suratul ikhlas dahil sifatul rahman, ito ang katangian ng pinakamaawain. Wa ana uhibbu an aqra'aha biha. Kaya ako, sabi niya, gusto ko nabasahin ang suratu al-ikhlas sa pagdarasal. Faqala nabiyo sallallahu alayhi wa sallam, at sinabi ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akhbiruhu anna allaha yuhibbuhu. Banggitin ninyo sa kanya. Sabihin ninyo sa kanya na katotohanan ang Allah ay minamahal siya. Minamahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, katangian ng pinaka maawain ang suratu al-ikhlas. Kaya sino man ang magmamahal nito sa suratu al-ikhlas ay mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa mga kapatid, kabilang sa kahalagahan ng sura al-ikhlas, na sino man ang magmamahal nito ay katiyakang makakapasok sa paraiso. Kasi maliwanag ito na nabanggit din sa hadith na naisalaysay ni Anas, kalugdan siya ng Allah, kanyang sinabi, may isang lalaki mula sa mga ansar na nag-iimam sa Masjid Quba. Nag-iimam sa kanila sa Masjid Quba. At sa bawat nag-uumpisa ng sura na anumang kanyang binabasa sa kanila sa pagdarasal, ay nag-uumpisa siya sa Qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Ito naman ay sa pag-uumpisa ng bawat sura ng kanyang binabasa after ng pagbasa ng sura al-Fatiha. Nag-uumpisa siya sa sura al-ikhlas hatta yafruga minha, hanggang sa matapos niya ito, matapos niya ang sura al-ikhlas, yung Qul huwallahu ahad. Pagkatapos ay magbabasa na siya ng ibang sura. At ginagawa niya ito sa bawat raka'a. Yun ang kanyang ginagawa kasi nag-imam siya. Kinausap siya ng kanyang mga kasama at sinabi nila, ikaw ay every time na magbasa ka ng sura ay inumpisahan mo dito sa suratul ikhlas. Binabasa mo itong suratul ikhlas. Hindi mo ba alam na itong binabasa mo na suratul ikhlas, okay na ito? Okay na ito. Kahit hindi ka na magbasa ng ibang sura, bakit ka pa magbabasa ng ibang sura?
Pwede rin na kung gusto mo, ito nang basahin mo Suratul Ikhlas sa pagsala, o kaya ay iwanan mo na, huwag mo nang basahin at magbasa ka na lang ng ibang sura. Huwag mo nang basahin ng Suratul Ikhlas. Sinabi niya, hindi ko ito iiwan. Kinakailangan pa rin niya na basahin ng Suratul Ikhlas. Kung gusto niyo na maging imam ako sa inyo, sige, maging imam ako sa inyo. Kung ayaw naman ninyo, hindi ninyo gusto, hindi na ako mag-iimam sa inyo. Pero nakikita naman nila na siya ang higit na mainam na mag-imam sa kanila. Kaya hindi na sila naghanap ng iba na mag-imam sa kanila. Subalit, nang sila ay makarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay binanggit nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, at sinabi niya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surati fi kulli rak'ah. Ikaw na lalaki, ano bang nakakapigil sa iyo na gawin mo yung ipinag-utos sa iyo ng iyong mga kasama o sinasabi sa iyo ng iyong mga kasama? Bakit mo hindi ginagawa? At ano naman ang nakakatulak sa iyo na pinapanatili mo ang pagbasa sa sura na ito sa bawat raka, itong sura Al-Ikhlas? Bakit mo patuloy pinapanatili na basahin? Faqala inni uhibbuha, at sinabi niya, katotohanan na minamahal ko, gustong-gusto ko ito basahin. Faqal, at sinabi niya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Ang pagmamahal mo dito sa sura na ito, ito ang magpapapasok sa iyo sa paraiso. Mashallah. Alhamdulillah. Ibig sabihin ay sino mang magmamahal nito ang sura Al-Ikhlas ay katiyakang makakapasok sa paraiso. Pangatlo, mga kapatid, kabilang sa kahalagahan ng sura Al-Ikhlas na sino man ang magbasa nito, ang sura Al-Ikhlas ay pagkakalooban ng bahay sa paraiso. Bakit, mga kapatid? Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naisalaysay na hadith, man qaraa kul huwallahu ahad 10 marratin. Sino mang magbasa ng kul huwallahu ahad 10 marratin, 10 beses niya ito babasahin, banallahu lahu baitan fil jannah, ay magkakaloob ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ng bahay sa paraiso. Pagkakalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Alhamdulillah. Dahil lang sa pagbasa natin ng Surah Al-Ikhlas, 10 bisis babasahin. Pang-apat, mga kapatid, kabilang sa kahalagahan ng Surah Al-Ikhlas, na sino man ang magbasa nito, ang Surah Al-Ikhlas ay sapat na sa kanya ang pangangalaga mula sa masasama at makakapigil ito laban sa anumang kapinsalaan o kaya ay mga gawaing makakapagdulot sa kanya ng masama, ay mapipigilan yun dahil sa Sura Al-Ikhlas. Dahil, mga kapatid, sa nabanggit sa hadith ayon kay Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana iza awa ila firashihi kulla laylatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara fihima kul huwallahu ahad wa kul a'udhu birabbil falaq wa kul a'udhu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajihihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Katotohanan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapag nagpahinga, kasi matutulog na, sa kanyang tulugan, sa kanyang higaan, sa bawat gabi ay tinitipon niya ang kanyang palad. Pagkatapos ay tinilamsikan niya. Yung tilamsik, yung hindi naman dura, tilamsik, yung maliit lang. Okay, tinilamsikan niya itong kanyang dalawang palad, faqara fihima, at binasa niya dito ang kul huwallahu ahad
at saka kul a'udhu bi rabbil falaq at saka kul a'udhu bi rabbin nas. Pagkatapos ay inihaplos niya ito sa amot ng kanyang mga kaya, sa kanyang buong katawan, mag-uumpisa siya dito sa kanyang ulo at sa kanyang mukha at sa harapan na ng kanyang katawan at sa lahat na ng kanyang buong katawan, sa abot ng kanyang mga kakaya. At ito ay ginagawa niya ng tatlong beses. So alhamdulillah, malaking bagay ito. Bago tayo matulog, gagawin natin ito, no? Ng tatlong beses. At ito ay mangangalaga sa atin, no? Sapat na sa atin upang mapangalagan tayo laban sa mga masasama o kaya ay mga kapinsalaan. Lalo na yung mga black magic. Alhamdulillah, hindi tayo tatablan, inshallah, kapag tayo ay naging ikhlas. Kasi ang title nito ay Surah Al-Ikhlas. Panglima, kabilang sa kahalagahan ng Surah Al-Ikhlas, na ang sura na ito, ang Surah Al-Ikhlas, ay katumbas ng one-third ng Quran. Katumbas ng one-third ng Quran. At ito ay nabanggit din sa hadith na naisalaysay ni Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan, sami'a rajulan, yakra'u, kul huwallahu ahad. Katotohanan, may isang lalaki na narinig niya ang isang lalaki na nagbabasa ng kul huwallahu ahad. Yuraddiduha. Paulit-ulit niyang binabasa ang kul huwallahu ahad sa kanyang pagdarasal ng qiyamul lail sa gabi. Palama asbaha ng kinaumagahan na jaa ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pumunta sa sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fazakara dhalika lahu. At binanggit niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kaanna ar-rajula yataqalluha. At para bagang ang lalaking ito ay sa hinala niya ay maliit na bagay. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluthal Qur'an. At sumpa man sa namamatnugot sa aking buhay, katotohanan ito ay katumbas ng one-third ng Quran. Katumbas ng one-third ng Quran. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, sa one-third ng Quran ay ibig sabihin, yung mga gantimpala ay katumbas ng one-third ng Quran. Hindi ibig sabihin ay hahatiin mo yung Quran ng tatlo at yung one-third, yun yung katumbas niya. Hindi. Katumbas ng gantimpala ng one-third ng Quran. Mashallah, alhamdulillah. Ngayon ay maliwanag na sa atin ang kahalagahan ng Surah Al-Ikhlas, na kung saan ay nabanggit natin ang ilan sa mga kahalagahan nito na nabanggit mula sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam.